magpapatuloy po sa atin ang ating mga lingap commentators. Number 7 po, best reactor of the day. Isang masigabong palakpakan po kay RP Max Vlogs. Congrats po, RP Max Vlogs. Hello, welcome back to our channel. This is RP Max Vlogs. Mega mega love shout out po sa ating lahat guys, mga kalingap, mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. As always, mega love shout out din sa ating idol, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at sa lahat po ng Kalingap team members and partners. Alright, as always guys, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Bal and Kalingap Rab, meron pong link dyan sa baba. And also to me, please consider subscribing. And pakisuportan nyo rin po guys, no, yung mga kasamahan ko sa KUOS or Kalingap OFW Organic Sponsors. Meron pong mga link dyan sa baba, yung mga bawat YouTube channels. Okay? And in this vlog, meron po akong pini-feature itong si Fisher Reef TV channel. Siya po ang priority namin na masubscribe po, no, ng ating mga supporters and viewers. Alright? Itong reaction natin guys, actually marami nang nag-post dito, no, pero this will be unique, no. Oh, I mean, ngayon nyo lang marinig ito, yung aking interpretation o base na rin sa aking pag-aaral din na isang possibility. Kaya nilagay ko nga dyan sa thumbnail, isang posibleng dahilan kung bakit mababa ang views ni Kuya Bal sa kanyang YouTube channel. Okay? So hindi ko na ulitin, no, yung mga sinasabi nila. Actually sinabi ni Kuya July sa kanyang vlog kung ano ang reason kung bakit mababa ang views ni Kuya Bal, at meron din siyang solusyon, no. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo po guys, ang ganda po ng video ni Kuya July doon po sa kanyang vlog tungkol nga dito sa actually part 2, no. Meron siyang dalawang video nito tungkol nga sa pagbaba ng views. Sa sabi nga niya, actually sinabi naman ni Kuya Bal sa kanyang live, okay lang po sa kanya na mababa ang views basta nakakatulong siya. Ganun siya kabait, no? Okay. Pero pwede naman siyang tumulong na pwedeng iwasan ang pagbaba ng views. So yun po ang i-discuss natin at yun po ang na-research ko, no? But I'm not saying na 100% I'm correct. Okay? Kung meron kayong comments, i-comment nyo lang sa baba. Ang nakikita ko dito guys, itong pagbaba ng views ni Kuya Bal. Kung kayo mga vloggers talaga, simula noong nagsimula talaga sa zero subscriber, siyempre no, nagmamadali tayo. Sa Pilipinas lang ito nangyari eh. Pumapasok tayo sa mga live streaming. Ang term dyan na ginagamit is nangingisda o naghahanap tayo ng saging. Okay. So yun yung mga kagawian natin, no, bilang small YouTuber, mga gusto nating nagmamadali tayong makakuha ng 1,000 subscribers. Okay, instead nga na mag-upload at makakuha ng 1,000 subscribers sa pamamagitan ng mga organic viewers. So ang nakagawian sa atin yan, hindi naman natin ma-blame kasi kahit ako dumaan din ako dyan dahil hindi ko naman alam. So gaya-gaya lang, ganun lang naman sabi nila, gayahin mo lang yung iba. So, naranasan ko rin yan, no? Pumunta sa mga live streaming and then dikitan, lapagan, yung mga ganun, okay? And then, later on, na-find out ko na yung pala ay nakakasira pala sa YouTube channel. Okay, ang YouTube guys, alam natin, no, mayroon silang tinatawag na algorithm or is a piece of software na talagang minomonitor ni YouTube yung bawat galaw ng isang YouTuber o ng isang YouTube channel, kung anong ginagawa mo. Now, kung napapansin nyo, may mga YouTube channels na na-demonetize. Isa na dito, isang Kalingap member, no? Kilala nyo, no? Na-demonetize siya kasi nga, ang pinaka-causes dyan, guys, common causes na makikita natin is invalid traffic. Ibig sabihin, yung YouTube channel mo,
nag-open ka in different devices o sa iba-ibang devices ng sa bahay nyo, laptop, smartphones, tapos pinanood mo yung sarili mong channel. Bawal po yan sa YouTube. Okay? Of course, hindi naman yung ginagawa ni Kuya Bal. Sinabi ko lang yung reason kung bakit ma-demonetize ang isang channel. Kasi nga, bawal yung panoorin mo yung video mo ng sarili mo, no? Okay? Paano po nalaman ni YouTube? Kasi nga, nakalagin ka doon sa isang device, sa ibang device, nakalagin ka. Alam po ni YouTube yan, na yung account mo ginamit doon sa iba-ibang devices. Kasi nga, meron po tayong tinatawag na MAC address, no? Bawat smartphones, bawat laptop, bawat computer, meron po yung mga MAC address. It's a series of numbers. Okay? IT lang po nakakalam yan. Okay? So, pag nalaman ni YouTube yun, na ginagawa mo yun, talagang i-demonetize niya. So, may mga kasama tayong kalingap na ganun. Unfortunately, malungkot, no? Kasi mga 20,000 na yung subscribers. May naririnig pa ako, 40,000 subscribers na isang vlogger na ganun din. Na-demonetize din kasi nga sa ganung sistema. So, dapat po natin yung iwasan. So, kay Kuya Bal naman, wala tayong problema dyan. So, in-explain ko lang po na isa sa mga function ng algorithm ni YouTube. Okay? Ang isa pa guys na nakakasira sa mga YouTube channel, no? Itong mga nagho-host ng paangat program. Okay? So, ibig sabihin yung mga nagho-host na papasok ka doon, nagho-host ng mga live streaming na maraming papasok doon, pagkatapos ilalapag nung host yung isang YouTube channel, I mean ipin niya yung isang YouTube channel, pagkatapos isa-subscribe ng mga nasa baba o nasa loob ng ano, nasa loob ng kanyang channel. Yung mga dumalo, ika nga, yung mga audience ng kanyang live streaming. Sa policy po ni YouTube actually, bawal po yun. Kaso lang, tinutolerate nila yun. Okay? Tinutolerate ni YouTube yun. Kaya marami ang gumagawa, lalo na sa Pilipinas. Okay? At marami talagang hanggang ngayon, no, vloggers, no, na gumagawa ng ganun. Pero mapapansin mo sila guys na yung mga nag-host ng mga paangat program o yung mga gumagawa ng ganun, napapansin mo sila, meron silang mga 20,000 subscribers, meron silang 10,000 subscribers. Pagka nag-upload sila ng video, swerte na kung meron silang 100 views. Swerte na kung meron silang 200 views. Now, paano mo ipaliwanag yan? Samantalang meron silang 10,000 subscribers. 20,000 subscribers. Bakit 100 views lang? Bakit 200 views lang? Kasi po, ang ginagawa po ni YouTube, kulang na lang i-hide yung video mo. Pag nag-upload ka, hindi po pinupost ni YouTube. Oh no! So parang hina-hide niya yung, ano mo, yung video mo. Parang ganun po ang sistema. Hindi niya, bali yung video mo, hindi nag-a-appear sa home screen ng mga subscribers mo. So kung meron kang, sabihin na lang natin, 5,000 subscribers, sana mag-appear man lang doon, pag-upload mo, mag-appear man lang doon. Ang nangyari, hindi po. Hindi niya pinupush. Mabait si YouTube, no, mga kapatid? Kung okay yung YouTube channel mo. Kasi nga, pinagkakitaan ni YouTube yan. Bawat upload mo, kung isa'y, let's say si Kalinga Prab o si Kuya Val, pagka nag-upload ng videos yung mga yan, yung mga sikat, no? O kahit sa mga reactors o mga vloggers na talagang malakas ang views, natutuwa si YouTube tuwing may bago kang upload. Kasi po, kumikita sila, nalalagyan nila ng advertisement. Doon sila natutuwa. At the more na ipopromote nila yung channel mo, ganun po si YouTube. So matulungin siya, tutulungan ka niya, i-advertise niya yung channel niyo kung maganda naman yung ginagawa mo. Pero doon sa mga gumagawa ng paangat, parang kulang na lang i-hide nila yung ano mo eh. Kulang na lang i-block nila yung upload mo. Para bang sa tingin ni YouTube, hindi ka nila pagkakitaan. Kahit na meron kang 10,000 subscribers, 20,000 subscribers,
hindi nila makikita ng mga subscribers mo. Kasi nga hindi nila pinupush. Ganun po ang nangyari. Now kung bakit ko binanggit itong paangat. Okay? Lapagan, dikita, no? Ang nangyayari po kasi, si Kuya Val, okay, ito na yun, ano? Si Kuya Val, sa kagustuhan niyang maipromote yung mga channels ng kanyang mga Kalinga partners, lalo na yung wala pang 1,000 subscribers, talagang tinutulungan niyang ipopromote sa kanyang live streaming. So maraming advisors si Kuya Val, no? Mga taong galing sa paangat program o mga eksperto sa paangat program, ina-advisan si Kuya Val. There was a time na may nag-advise sa kanya, hindi alam ni Kuya Val. Kuya Val, lagyan mo po ng jacket. Sabi ni Kuya Val, anong ibig sabihin ng jacket? May pabiro pa yung isang Kalinga partner. Parang pilosopo yung sagot. Mabait si Kuya Val, hindi naman niya pinick up yun. Pero pilosopo yung sagot ng isang Kalinga partner. Kung anong jacket na pangtaglamig yata yung ibig niya sabihin. Jacket, yung alam na ni Kuya Val yun. O alam ng mga nag-host ng live streaming yun. Lagyan mo ng jacket para pwede siyang magbaba ng YouTube channel niya. Okay, ganun po yung pagsinabing jacket. Ang nangyari po kasi, sa kagustuhan ni Kuya Val na matulungan itong mga Kalinga partners na mababa ang subscribers, pinopromote niya yung mga channel nila. Okay? And then, ang masama pa dito, yung nga, tinuturoan siya na maglagay ng jacket doon sa mga sumasali sa live streaming. Now, pag naglapag na yung isang subscriber o isang audience, dahil nga may jacket na siya, pag nilagyan na ni Kuya Val ng jacket yun at naglapag na ng channel niya, and then, since pinopromote niya na itulungan nyo, isub nyo, doon na po nagka-problema. Kasi ang kalabasan na po niyan is sub for sub. Ang sub for sub, mga guys, mga kalingap, mga kapatid, ay nakakasira po ng YouTube channel. Marami pong videos dyan, lalo na itong si VidIQ. Okay, ang dami niya mga videos dyan tungkol sa sub for sub. At saka ang dami, search mo lang, no? Sub for sub. Ay bawal po talaga yan. Posible pang i-disable yung YouTube channel mo pag talagang, lalo na kung malaking channel mo, tapos malaman ni YouTube, na-engage ka sa ganun. Oh, no! Talagang delikado. Madi-destroy po ang channel mo. Sana huwag mangyari kay Kuya Val. Okay? Ayaw ko lang sabihin sa kanya na huwag mong gawin na ganun kasi unang-una, nire-research ko din. Okay? Pero sa dami ng na-research ko, ganun talaga. Ang ginagawa, no, ngayon nakikita natin, gumagamit siya ng StreamYard. Okay? Pag gumamit ka ng StreamYard, di maraming ano, no, mga limang tao doon na pinopromote niya. O sige, suportahan natin, tulungan natin. Ang mga taong nag-subscribe doon sa mga nakaakyat, no, mga nasa baba, I mean mga nasa audience. So, kung i-analyze po natin mga kapatid, mga guys, mga kalinga, walang pinagkaiba sa paangat program na ginagawa ng iba. Okay. Maraming sikat na paangat. Okay, marami akong alam. Dahil nga pinapasukan ko yan dati. Nalaman ko na lang nung marami na yung subscribers ko na mali pala. Kasi nga, siyempre, napag-aralan natin yung bandang huli. Yung nga lang, mahirap naman kasing kontrahin mo yung mga taong gumagawa ng ganun. Kasi nga, tinutolerate din ni YouTube. Kaso lang, doon kanya yayariin sa algorithm. Pag nag-upload ka ng video, hindi nakikita ng mga subscriber. Unless isi-search nila. So nag-upload ka ng bago, hindi nila alam. Kasi hindi nila ina-advertise. Hindi pinupush ni YouTube sa mga subscribers. Unless talaga diehard supporters, tulad natin. Araw-araw sinisearch natin ang videos ni Kuya Val, sinicheck natin. Okay? Pero kung okay yung channel mo, hindi ka engaged dyan sa mga paangat. Tuwing upload mo, ipupush ni YouTube yan sa lahat. Mag-a-appear yan sa home screen mo, magpa-pop up. Okay? So, ganun po. So, ganito ang nakikita kong solusyon. Kasi si Kuya Val, talagang determinado yan na tutulong sa mga small YouTubers.
Alam natin guys, mga kapatid, meron siyang isang channel. Actually, pwedeng yun ang gamitin niya. Huwag yung kanyang main channel na almost 1 million na. Yun ang gagamitin niya, yung second channel niya at kung sino yung mga tutulungan niya. Yun, mag-live streaming, mas maganda kasi sana. Katulad lang nung dati na wala siyang ginajakitan, walang, simple lang, shout out. Okay, RP Max, pakisuportahan guys. Tapos, kung may mag-subscribe man sa akin, that will be after o pagkatapos na ng live streaming. Kung pwede, hindi yung mga audience na nandoon sa live streaming. Kasi malalaman po ni YouTube yan sa kanyang algorithm na kayo-kayo lang nagsasub doon. Di, sub for sub po yan. So, ganun po ang sistema niyan. Kaya iiwasan po natin. Isa yan sa nakikita ko dahil nagtataka talaga ako na bakit. Actually, naranasan ko rin yan. No? Minsan, pagpapasok ako sa mga live streaming, eh, siyempre, mga kaibigan natin yung nag-host, minsan, piniflex nila yung channel mo. Actually, mas gusto ko, dadalaw lang ako na plain lang. I mean, visitor lang. Wag i-flex yung channel ko. Kasi, kung i-flex yung channel ko at may nagsasub doon sa audience, hiyari na. Engage na ako sa sub for sub. At nakaka-affect yun ng aking algorithm. Kaya pag nag-upload ako, mabagal. Mahina yung upload. Instead na ipopost ni YouTube, hindi na. So, sa mga nagla-live streaming, pag dadalaw ako, huwag nyo akong i-flex. At kung pwede, alisin nyo yung jacket ko. Okay lang yun. Kasi nga, I have to rely on organic viewers. Okay, ganun lang. Katuwaan na lang. Ganun na lang. Kasi yun talaga ang dapat nating iwasan. No? Kung gusto nating lumago yung channel natin, doon sa mga small YouTubers. So, doon sa mga small YouTubers, no, sa mga gustong mabilis umangat ang subscribers, iwasan nating mag-host ng live streaming. Tapos, mag-i-engage tayo ng mag-host ka ng sub for sub dahil nakakasira po yan ng YouTube channel. Yun po, marami pong YouTube videos na mapapanood po natin na talagang kahit sa mga comments, no, maraming mga YouTubers sa Amerika o sa ibang bansa. Actually, natatawa sila niyan yung ginagawa natin sa Pilipinas na sub for sub. Kasi bawal yan. Kaso lang, tinutolerate ni YouTube. Okay? Yun nga lang, titirahin ka ni YouTube, sasabi ko nga, sa algorithm. Hindi niya pinupost. Hindi kanya tinutulungan. Kasi guys, ganito, no? Mga kapatid, sa napag-aralan ko, ang YouTube, hindi siya interesado sa pag-upload mo the first 100 views up to 300. Below 300, hindi siya interesado sa video mo. Mag-take notice lang siya o papansinin lang niya yung video mo pag nalampasan mo 300 video views. Doon lang siya medyo okay to. And then, malagpasan mo ang 1,000, doon na siya mag-umpisa. I-advertise na niya. Mukhang maganda to. Maganda tong content nito. So, umpisahan na niya ngayong i-advertise doon sa mga subscribers mo. And then, kung marami pa talaga, abot ka ng 50,000, 100,000, i-advertise na niya yan doon sa mga taong hindi mo subscribe. Kaya, ewan ko kung napapansin nyo, may mga nag-a-appear sa screen natin, home screen natin, na hindi naman tayo nag-subscribe at totally different topic yung kanyang binavlog. Pero bakit siya nirecommend ni YouTube? Para bang ano yan eh? Parang ang gusto mong bilhin na toothpaste na Colgate. Ang ginagawa ng seller eh ito baka gusto mo close up. Parang binigyan ka ng choice, parang ganun no. Ibang topic nung inadvertise ni YouTube. So sinubukan lang niya, baka magustuhan mo, baka interesting ka nito. It's politics o di kaya mukbang o ano. Kasi nga, sobrang dami yung views, millions, ganun. Minsan may mga Indian vloggers nag-appear sa home screen mo. Hindi mo naman sinubscribe. Kasi nga sa dami ng views, si YouTube, pinupost na niya kahit hindi mo subscriber. So yun ang isang nakikita ko guys, no? Isa yan sa nakakasira ng YouTube channel, ang pag-host ng sub for sub. At sa nakikita natin lately, nag-umpisang, kung napapansin nyo guys, mga kapatid, nag-umpisang bumaba ang
views ni Kuya Bal noong porsigido na siyang nag-promote ng mga YouTube channels na mga Kalinga Partners. Doon nag-umpisang bumaba. Okay? De, kasi nga, nagiging ano na siya, hindi, sa nakikita ko, hindi siya aware na ang nangyayari, yung pinopromote niya na nasa loob din, isa sa mga audience, sinasab nung mga tao na nasa loob din. So, ganun din yun. Sub for sub din ang kalabasan doon. Nakakasira yon ng YouTube channel. So, sana si Kuya Bal, kung mapanood mo to, sana maiwasan natin ang ganito. Kasi, ako personally, worried ako na magka-problema yung YouTube channel mo. Okay? Base po yan sa nabasa ko. Okay? Maraming videos po dyan. The dangers of sub for sub. Okay? Then, kung talagang alam ko naman, gusto talaga ni Kuya Bal suportahan ang mga Kalinga Partners, gamitin na lang niya yung kanyang Seekan account. Doon siya mag-live stream and then... Pero hanggat maaari talaga, iwasan yung sub for sub. Kasi sub for sub kasi ang nangyari. Comments kay Guy kung mali yung interpretation ko. Kasi ganun ang nakikita ko. Basta nag-host ka ng live streaming, may pinopromote ka ng isang tao, tapos maraming nag-subscribe, tapos mamaya isa na namang tao, parang round robin, no? Ipromote mo, isa sub na naman ng iba na mga nasa loob din. Pwede ang pinaka-the best, isub siya ng mga tao right after the live streaming. Oo. Yun ang medyo okay. Kaso lang ang tao, hindi kasi maiwasan. Maraming nagsasub during the live streaming. Let's say, nag-live streaming ka ng 3 hours. So, hindi mo naman pwedeng hintayin. So, ang kalabasan talaga, walang pinagkaiba sa paangat program o sub for sub. Kaya yan ang dapat nating iwasan. Kasi nga po, nakakasira talaga siya ng channel. So, isa yun, no? Isa yun sa nakikita ko. At yan naman ang hindi binanggit ng mga kasamaan kong reactors. Kasi nga, ang gusto nila, one day after the upload ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, which is maganda yun. Kasi nga, alam din natin, parang competition na ang nangyari. May mga kasamaan tayo, ka-upload lang ni Kalinga Prab o ni Kuya Bal, naka-live stream na, the same topic. And then, gathering thousands of audience. Okay, so siyempre, instead na panoorin yung video ni Kuya Bal, mas detalyado pa yung sayo, naka-live stream ka. O di kaya may video ka, mabilis ka talaga mag-edit. Yung computer mo mabilis. In just a matter of 2 hours, meron ka ng video with the same and more enhanced explanation. Kasi nga pag reactor ka, nabibigyan mo ng kulay ang isang video ni Kuya Bal o ni Kalinga Prab. So, talagang mahahatak mo. So, yun, sinabi na nila yun, no? Sinabi na ni Kalinga Prab, Kuya Bal o ni Chulay Poonil at ibang reactors, no? Nagre-react sila sa panawagan ni Kalinga Prab. Okay? So, hindi ko na-touch masyado yun kasi nga, diniscuss na nila. Ang tinatch ko na lang dito sa reaction video na ito ay yung nga, no, na si Kuya Bal hindi aware na sa ginagawa niyang pag-promote na mga Kalinga Partners ay katulad na rin ang pag-host niya ng isang paangat program or sub for sub, which is klarong-klaro po yan na nakakasira ng YouTube channel. So, yun lang po guys ang pinaka-message natin. Actually, na-message ko to kay Sir July, na sabi ko ito yung na-obserbahan ko. Ang sabi niya, i-message mo kay Kuya Bal. Pero yun nga, no, instead na i-message ko sa kanya, ginawan ko na lang ng video. Okay, kasi para na rin ito sa iba na maiwasan din. Kung gusto talaga nating umangat yung subscribers natin, just mag-upload lang tayo ng quality videos. At pag nagustuhan tayo ng audience, ng mga organic supporters natin, viewers, talagang aangat naman yung subscribers natin. Okay. Noong, ito guys, no, sabihin ko sa inyo, noong wala pa akong 1,000 subscribers, engaged din ako sa ganun kasi nga gusto kong kailangan nangyari, atras abanti yung subscribers ko, umabot na ako ng 800,
biglang bumagsak ng 600, umabot na ako ng 1-2, bumagsak ng 700. So frustrating, no? I was in the point of stopping, no? Pero paano naman biglang tumaas yung subscribers ko noong nag-react ako kay Hungry Syrian, noong nagka-problema siya kay Mr. Chang. So nag-react ako sa kanya, gumawa ako ng reaction at nagustuhan, nag-trending yung reaction ko. Umabot ako ng 150,000 views. So biglang tumaas yung ano ko, yung subscribers ko. Umabot ako ng 7,000 mahigit, no? Dahil lang sa isang video na napaka-iksi, 7 minutes lang. So ganun po ang nangyari. So nakita niyo po, no? Umabot ng 7,000 mahigit dahil lang sa isang video, 7 minutes ang haba ng video na dinefend ko si Hungry Syrian. Okay? So ganun ang nangyari, no? And then until such time na napag-aralan ko na yung palang mga lapagan, isdaan, saging o ano dyan, ay mali pala. Yung alang, tinutolerate naman ni YouTube. Kaya hanggang ngayon, maraming gumagawa ng ganun. I mean, siguro, no, kung talagang nagmamadali tayo, pwede naman yun. Okay? Pero pagdating mo ng 1,000 subscribers, monetize ka na, qualified ka na, meron kang watch hour, okay na talaga, mag-focus na tayo sa paggawa ng quality video, quality reaction, o kung ano man yung videos na meron tayo, ano yung linya natin, focus tayo sa editing. Kung sa ano pa, sabi nga nila, kung ano yung gusto mong panoorin sa isang video, ganun ang gawin mo. Kasi kung ikaw mismo, napangitan ka dyan sa video na ginawa mo, eh sino pang manood? Ikaw nga mismo napangitan ka. Ganun lang po yan. Okay? So, once qualified ka na, once monetized ka na, focus tayo sa quality. Okay, ganun lang po yan. Okay. So, actually, lihis na yan sa topic natin. Basta, ang ano natin dito, guys, isa yan sa nakikita natin, isang posibleng dahilan. Kaya ko sinabing posibleng dahilan kasi baka may iba kayong interpretation. Pero yan, ni-research ko po yan. Matagal kong pinag-aralan yan. Basta, engage ka sa sub for sub, paangat program, delikado po sa channel mo. At ang proof po dyan, marami pong makapagsabi. Maraming vloggers, marami silang subscribers, 10,000, 15,000, 20,000, na engage sa ganong paangat program. Tingnan nyo yung videos nila pag nag-upload. Swerte na kung umabot ng 300. Marami dyan, 100, 200. Swerte kung merong 1,000. Okay, swerte na yun. Pero imagine, 20,000 yung subscribers nila, 1,000 lang. Okay? Kasi po, hindi tinutulungan ni YouTube. Ika nga, YouTube algorithm is working against them. Instead of helping their channel, YouTube algorithm is working against their channel. Gano po, hindi pinopromote ni YouTube ang videos mo. Kulang na lang i-block ni YouTube. Kulang na lang i-hide ni YouTube. Okay? So, ganun lang po guys ang observation natin, reaction natin. Kasi nga, napapa-research din talaga tayo kung paano ba natin matulungan si Kuya Bal. So, marami nang sinabi yung mga kapwa ko reactors. At tama naman yun, no? At ito naman ang isa sa nakikita ko. Okay? So, that's all guys. Medyo napahaba yata yung video natin o vlog natin. Thank you so much sa inyong suporta at maraming salamat guys sa pag-comments, pag-likes, pag-share at sa pag-support nyo, no, sa aking video. Sabi ko nga, no, pasalamat ko yan sa Panginoon na nandyan kayo, okay, at na sumusuporta sa akin. At the same time, nakakasuporta din tayo kay Kuya Bal. Okay, sa nakita nyo nga, yung napanalunan ko na Best Reactor of the Week, Best Reactor of the Day, or for the day. No? So, meron akong dalawang title. Thank you very much kay Kuya Bal. At may premium tayong 7,000. At lahat po yon inabot natin kay Kuya Bernie, 2,000. 2,500 kay Jusa, at 2,500 naman kay Nanay Rufina. Okay? So, nakatulong po tayo. At alam ko po, no, nang dahil po sa magandang feedback nyo.
Okay? Magandang comments, magandang appreciation sa akin. Okay? So, thank you so much, guys. Keep safe kung nasaan man po tayo. God bless. I love you all. Bye-bye.